nagkakasal ako sa lalaking yan? Inis na tinuro ng dalagang si Maui ang binatang si Jovan. Tatay naman! Alam mo kung gaano kadelikadong tao yan si Jovan! Makareak ka naman! Sa tingin mo ba ay type ring kitang pakasalan? Angin lang binata at umirap. Parang ako pa nga itong lugi kapag pinakasalan kita eh. Ako ang lugi rito dahil lang hat-hat ko. See? Ang kapal na nga ng mukha. Mahangin pa! Inis na sabi ni Maui. Tatay naman! Kahit sinong lalaki tatanggapin ko. Huwag lang yung baliw na jowa na yan. Dating kaibigan ni Maui si Jovan. Ngunit nag-friendship over ang dalawa nang malaman ni Maui na nagtatrabaho ito sa underground at isang mafia boss. Alam niyang sobrang delikado ito, kaya lumayo siya sa binata. Ayaw niyang mapahamak siya at ganun na rin ang kanyang pamilya. Maui, pagbigyan mo na si tatay. Si Jovan lang talagang nakikita kung aalagaan ka. Sabi ng ama sa dalaga. Isa pa anak, nangako naman sa akin si Jovan at ang pamilya niya na hindi kanya hahayaang mapahamak. Tatay, wala na ba talagang iba? Nanlulumong tanong ng dalaga. Kung ayaw mo ay di wag. Tumayo si Jovan. Ang daming naghahabol sa akin. Pwede na lang ako mamili sa kanila. Napatitig si Maui sa ama. At nang makita na nalungkot ito, ay napahinga na lamang siya ng malalim. Ang ama na lang niya ang natitira sa kanya. At alam niyang may dahilan ito kaya si Jovan ang napiling ipakasal sa kanya. Opo na po. Oo na. Mahinahong sabi ni Maui. Pero tatay, kapag hindi kami nagkasundo ni Jovan, sasaksakin ko na lang siya. Salamat anak. Nakangiting sabi ng ama ni Maui. Oo nga pala. Titira kayo sa iisang bahay para magkakilala pa kayo. Napahinga ng malalim si Maui at napatango. Dumako ang tingin ni Maui sa binata at napairap na lang siya nang makitang nakangisi ito. Aalis na tayo. Sabi ng binatang si Jovan. Kailangan pa nating linisan ang magiging bahay natin pansamantala. Kukuhay ko lang yung mga gamit ko. Sabi ni Maui. Anak, nakaimpake na. Sabat ng ama niya sa kanya. Aalis na lang kayo. Wawa, halatang hindi kayo excited ah. Sarkastikong sabi ng dalaga sa kanyang ama at sa lalaki. Mumiti lang ito sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Sobrang mahal talaga ng dalaga ang kanyang ama. Kaya hindi niya ito matatanggihan. Isa pa ay, nagkasundo kasi sila ng ama noon. Na kapag 30 years old na siya at wala pang asawa, ay ito na ang maghahanap ng asawa sa kanya. Masyado kasing busy sa pagiging doktor ang dalaga. Kaya hindi niya na natututukan pa ang love life niya. Aalis na po kami tatay. Sabi ni Maui. Tatay, sasaksakin ko talaga si Jovan ha. Hindi ako nagbibiro. Natawa lamang ang kanyang ama at kinawayan siya. Lumabas ng bahay sila Maui at Jovan. Si Jovan ang may dala ng gamit ng dalaga. Nang makarating sa kotse ay sumakay na si Maui at hindi na pinansin ang binata. Ano? Inis na tanong ni Maui sa binata nang kumatok ito sa bintana ng kotse. Bakit ka sumakay dyan? Natatawang tanong sa kanya ng binata. Mamamasahe lang tayo. Bumaba ka nga dyan at baka mapagkamalan ka pang karnaper. Agad namang bumaba si Maui. Bakit hindi mo sinasabi? Nahampas niya sa balikat ang binata dahil sa hiyang kanyang nararamdaman. Pumara ng taxi si Jovan at agad naman silang sumakay. Nagsiselfone lamang si Maui at hindi pinapansin ng lalaking apura ang daldal sa kanya. Alam mo bang masama ang hindi pakinggan ng kausap? Tumaas lamang ang isang kilay ng dalaga dahil sa sinabi nito sa kanya. Ang suplada mo, samantalang dati ay para kang unggoy na laging nakakapit sa akin. Dati yun! Mataray na sagot ni Maui sa binata.
Wala akong interes na kausapin ka, no? Mukha kang unggoy. Nagsalubong ang kilay ni Jovan. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ng dalaga at iniharap ito sa kanya. Titigan mo nga mukha ko at ngayon mo sabihin mukha akong unggoy. Seryosong sabi ng binatang si Jovan. Napalunok naman si Maui at napatitig sa mukha nito. Ang totoo ay gwapo at malakas ang dating ng kaibigan. Pero hindi niya pwedeng sabihin yun dahil siguradong magiging mahangin ito. Mukha kang gorilya. Tinulak ni Maui ang binata. Huwag mo nga akong hawakan. Nakakadiri ka. Nang makarating sa isang compound ay huminto na ang taxi. Nagbayad naman si Jovan bago sila bumaba. Tara na! Ayaw ni Jovan sa dalaga at naunang maglakad. Sumunod naman si Maui. Bawat taong madadaanan nila ay nakatingin sa kanila. Hindi tuloy maiwasang mapakapit ni Maui sa binata dahil sa takot. Pasimpleng chancing ah. Nagkangising sabi ng binata. Nagsalubong tuloy ang kilay ni Maui at malakas na hinampas ang balikat ni Jovan. Puro buto ka na nga, mahangin ka pa. Inis na sabi ng dalaga. Nang makarating sa kanilang tutuluyan ay napangiwi na lamang si Maui dahil sa sobrang dumi ng bahay. Umpisahan mo nang maglinis, sabi ni Jovan. Gawain ng babae yan. Baka gusto mong hatawin kita ng walis tambo. Sinamaan ang tingin ni Maui ang binata. Tayong dalawang maglilinis, maliwanag. Ako na nga ang nagdala ng gamit mong mabigat, paglilinisin mo pa ako? Inis na tanong ng binata sa kanya. Hindi na pinansin ni Maui ang binata, bagkus ay itinali na lamang niya ang buhok bago kunin ang dalawang walis tambo na nasa gilid. Ibinalibag niya ang isa kay Jovan. Maglinis ka, sabi ni Maui. Doon ka sa dalawang kwarto, ako dito sa sala. Napasimangot na dinampot ni Jovan ang walis tambo at pumasok na sa unang kwarto. Nagsimula na ring maglinis si Maui sa sala at napapaubo na lamang siya dahil sa alikabok. Halos 3 oras yatang naglinis ang dalawa bago sila matapos. Pagod na napaupo ang dalawa sa sofa. Order ka ng pagkain, utos ni Maui sa binata. Wala tayong stocks, kaya hindi ako makakapagluto. Walang salitang kinuha ni Jova ng cellphone niya at umorder ng pagkain. Maliligo lang ako. Tumayo si Maui. Akin yung unang kwarto ah, dun ka sa pangalawa. Dapat magkatabi tayo, sabi ni Jovan. Kailangan nating sanayin na magkatabi tayo para kapag ikinasal tayo, kalabitan na lang ang magaganap. Kalabitin mo ang sarili mo. Singhal ni Maui sa binata bago pumasok sa kanyang kwarto dala ang gamit niya. Inayos muna niya ang mga damit sa kanyang closet bago siya kumuha ng susuotin na tuwalya. Lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa CR at nagsimula ng maligo. Nang matapos siyang maligo, ay nadatnan niya ang binata sa sala na inihahanda na ang pagkain nila. Dahil gutom na ang dalaga ay lumapit na siya doon at nauna na nga ang kumuha ng pagkain. KKB tayo dito ah, sabi ng binata. Naka 1,500 ako. Ibibigay ko mamaya, sagot ng dalaga habang nakafocus sa kanyang pagkain. Aalis pala ako, sabi ng binata. May meeting kami mamaya sa underground. Sige lang, sagot ng dalaga. Nang matapos sa pagkain ay si Maui na ang nagligpit dahil maliligo na rin kasi si Jovan. Pumasok si Maui sa kanyang kwarto at nagsuklay na rin ang buhok. Napalingon na lamang siya sa pinto ng kanyang kwarto nang bumukas ito. Aalis na ako, paalam ni Jovan sa kanya. Eh di umalis ka, sagot ni Maui. Hindi mo na kailangan magpaalam kung gusto mo nang umalis. Huwag ka nang umuwi ah. Napasimangot si Jovan. Yun lang yun. Wala man nang ingat ka mahal kong asawa. I love you. Dapat ganun. Napangiwi si Maui.
Ingat, Jovan, mukhang unggoy. I hate you so much. Umirap lamang ang binata at padabog na sinara ang kanyang pinto. Nainis naman si Maui sa ginawa nito, kaya lumabas siya at hinabol ang binata. Hoy! Singhal niya dito. Nasa labas na ang binata. Yes? Nagkangising nilingon siya nito. Ikikiss mo na ako? Tara na! Mumuso ang binata at pumikit. Inis na hinubad ni Maui ang tsinelas at ibinalibag sa binata. Tinamaan si Jovan sa nguso na ikinagulat nito. Masakit ah! Singhal sa kanya nito. Dinampot ni Jovan ang tsinelas at ibinalibag sa bubong ng bahay nila. Bago pa masinghalan ni Maui ang binata ay agad na itong nakatakbo paalis. Napahimas na lamang si Maui sa kanyang sintido. Hindi niya alam kung may patutunguhan ba ang pagsasama nila o mauuwi lamang ito sa wala. Dahil walang magawa ang dalaga sa bahay, ay naisipan na lamang niyang mamili ng stocks nila ni Jovan. Ayaw niya ng puro order. Gusto niya ng lutong bahay at ng luto niya. Nakayukong naglalakad ang dalaga palabas ng compound dahil natatakot siya sa tingin ng mga kapitbahay nila ni Jovan. Nagtungo siya sa pinakamalapit na supermarket at nagsimula na ring mamili ng pagkain. May trabaho rin kasi siya bukas, kaya hindi na niya ito'y masisingit pa. 10,457, ma'am, sabi ng babaeng cashier. Nagbayad naman agad si Maui at agad nang umalis. Bumili muna siya ng 2 box ng pizza bago tuluyang umuwi. May mga nakikita kasi siyang bata sa tapat nila. At gusto niya itong bigyan ng pizza. Maui loves kids. Bata! Tawag niya sa isang batang babae. Lumapit naman sa kanya ang batang babae. Bakit po? Para sa inyo. Nakangiting ibinigay niya ang pizza dito. Kain muna kayo bago kayo magpatuloy sa paglalaro. Hala, thank you po! Nakangiting sabi ng batang babae. Ngumiti lamang si Maui bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Nagtungo siya sa kusina at nagsimulang ayusin ang stocks nila. Ang gandang tingnan. Nakangiting sabi ni Maui sa ref at mga cabinet na puno ng stocks. Nang sumapit ang 5 ng hapon, ay nagsimula na magluto ng hapunan ng dalaga. Nandito na ako! Hindi pinansin ni Maui ang binatang si Jovan. I-welcome mo naman ako. Nilingon ni Maui ang binata at inirapan. Nag-grocery ako. 10,000 lahat at hati tayo doon. 10,000? Nanlaki ang mga mata ni Jovan. Bakit ang mahal? Grabe ka naman, mamalengke. Abay, kasalanan ko bang mataas ang presyo ng mga bilihin? Inis na tanong ni Maui. I-send mo na lang sa bank account ko ang bayad mo. Please shut up your mouth na. Naiirita ako sa'yo. Same feelings. Sagot ni Jovan at inirapan siya. Hindi na pinansin ni Maui ang binata at nagpatuloy na lamang sa ginagawa. Nang matapos siya ay agad na siyang naghain at agad na silang kumain ng binata. Ikaw ang maghuhugas ng plato ah. Sabi ni Maui. Mahiya ka naman. Ako na ang gumawa kanina lahat. Dapat hindi mo ginawa kung magre-reklamo ka din. Masungit na tugon ni Jovan sa dalaga. Hindi kasi ako sa lahula. Pairap na sagot ni Maui. Shut up ka na nga. Nakakairita yung boses mo. Hindi makapaniwalang tumingin lang sa kanya si Jovan at nagpatuloy na rin ito sa pagkain. Nang matapos si Maui, ay agad siyang tumayo at iniwanan sa kusina ang binata. Nagtungo siya sa kwarto at naglagay ng beauty mask sa mukha. Pakiramdam kasi ng dalaga ay magkakaroon na siya ng wrinkles dahil sa inis sa binata. Multo! Gulat na sambit ng binata nang makasalubong niya ito palabas ng kusina. Nakakagulat ka naman! Ano ba yung itsura mo? I need beauty rest. Sagot lang ng dalaga at nilampasan siya. Wala ka pa ngang beauty. Nagbo-beauty rest ka pa. Sabi ng binata sa kanya. Inis naman itong nilingon ni Maui at sinamaan ng tingin.
Anong walang beauty? Ang kapal na mukha mo. Parang hindi mo ako naging crush ah. Pagkakamali ko lang yun sa buhay ko. Tugon ni Jovan. Hindi ko marin alam kung ano bang nagustuhan ko sa'yo eh. Hindi ka naman maganda. Wala ka pang dibdib. Napatingin si Maui sa dibdib niya. At mas lalo siyang nainis dahil sa sinabi ng binata. May dibdib ako, no? Naka-private mode lang. Inis na sagot ni Maui at tinalikuran ng binata. Nagtungo na lamang siya sa ref at kinuha ang yogurt na binili niya. Pagkatapos ay bumalik siya sa kwarto at kinain yung yogurt habang nanonood ng K-drama. Bad trip, ang lakas manlait. Wala nga siya sa kalingkingan ni Chayun-woo. Bulong ni Maui. Nang matapos ang ilang episodes sa pinapanood niya, ay napagdesisyonan na niyang matulog. Maaga pa kasi bukas ang pasok niya. Siguradong bukas pa siya mare-relax. Sobra kasing relax ang nararamdaman ni Maui sa tuwing kasama niya ang mga pasyente niya at nakakausap niya ang mga ito. Kung pwede nga lang ay mas gusto niyang tumira sa ospital kasama ang mga pasyente kaysa naman kay Jovan at takas sa mental. Ihahatid na kita. Napahinto si Maui sa pagsarado ng pinto nang bumungad sa harapan niya si Jovan. Nakabihis at may hawak ito na susi. Kaya ko ang sarili ko. Sagot ni Maui. I'm your fiancé. You're my responsibility. Tugon ng binata sa dalaga. Besides, didiretso rin ako sa underground namin. Idadaan na kita sa ospital. Fine. Sagot ni Maui at tuluyang sinarado ang pinto ng bahay. Napaawang na lamang si Maui ng bibig nang bumungad sa kanyang sports car na nasa gilid ng kanilang bahay. Ganda, no? Tinapik-tapik ni Jovan ang kotse. Kotse ko yan. Hindi na nagsalita si Maui at sumakay na lang. Nang makasakay si Jovan, ay agad na niya itong pinaandar. Ang ganda ng kotse mo. Komento ni Maui habang pinagmamasda ng kotse ng binata. Siguro ang dami mo nang natakot ng mga kalaban mo para mabili mo to. Ngumisi si Jovan. Regalo sa akin to ni Papa. Natalo ko kasi siya sa shooting range, kaya binilan niya ako. Eh di ko na mayaman. Sabi ni Maui. Nang makarating sa ospital ay walang paalam na bumaba si Maui. Ganon? Wala man lang bang thank you dyan? Napahinto sa pagpasok si Maui na magsalita ang binata. Nilingon niya ito at nakita niyang nasa labas ito habang nakatingin sa kanya at nakataas pa ang isang kilay. Eddie, thank you. Sarkastikong sabi ni Maui bago tuluyang pumasok sa loob ng ospital. Dumiretso ang dalaga sa kanyang office at nagsimulang magpalit. Nang makapagpalit siya ay nagsimula na rin siya sa kanyang trabaho. Zaira! Nakangiting bati ni Maui sa cancer patient niyang isang batang babae. Kumusta ka na? Magaling na po ako. Nakangiting sagot ng batang babae. Makakalabas na raw po ako bukas. Salamat po sa tulong, Doc Maui. Pagaling ka ha. Hinaplos niya ang pisinang bata. Soon, magkakatrabaho na tayo sa work. Pagkatapos makipag-usap ni Maui sa batang babae, ay dinalaw niya naman ang ibang pasyente niya na kanyang inoperahan. Dok, may bago po tayong pasyente. Dumating ang isang nurse na lalaki. Gunshot po. Nasa ER po yung lalaki. Tumango si Maui at nagtungo sa ER. Natigilan na lamang siya nang makita ang lalaking nasa hospital bed at may dugo sa tagiliran. Hello, my beautiful wife. Nagawa pa nitong umisi kahit na namumutla na. Nurse, pakikuha nga ang gamit ko. Utos ni Maui at nilapitan si Jovan. Anong nangyari sa'yo? Ang yabang mo pa kanina, ha? Natsambahan. Sagot ni Jovan. Malalim ba ang tama? Daplis lang pero medyo malalim. Sagot ni Maui. Nang dumating mga gamit ng dalaga ay sinimulan niya ng gamutin ang sugat ng binata. Kinailangan niya pa rin tahiin iyon
dahil masyadong nakabuka ang sugat. Masyado ka kasing mahangin, kaya yan ang napala mo. Sabi ni Maui habang nakatingin sa sugat ng binata. Nang lingunin niya ang binata, ay nakita niyang tulog na ito. Napatawa na lamang si Maui nang makitang nakanganga pa ang binata. Napailing na lamang ang dalaga bago tumayo at hubaran ng suot ang medical gloves. Lagi niyo siyang tingnan. Kapag bumaba ang blood pressure niya, tawagin niyo lang ako. Biling ni Maui sa babaeng nurse. Nakangiting tumango naman ang mga ito. Naani mo'y tila ba'y kinikilig. Hindi tuloy maiwasan ni Maui na taasan ito ng isang kilay. Fiancé ko pala yan. Dagdag pa ni Maui. Huwag nga kayong kiligin. Nilampasan niya ang nurse pagkatapos tapikin ang balikat. Nagpatuloy sa trabaho si Maui hanggang sa sumapit ang tanghalian. Doc, kailangan po kayo sa OR ngayon. Napahinto na naman si Maui dahil sa sinabi ng isang nurse. Plano na niya sanang kumain kaso mukhang hindi na naman matutuloy. Tumango lang si Maui at sumunod na sa nurse. Inoperahan ng dalaga ang isang batang na hit and run. Kritikal ang lagay ng bata kaya ilang oras ang inabot niya sa operating room. Pagod na hinubad ni Maui ang kanyang gloves nang matapos siya. Naupo siya sa isang upuan at napasandal na lamang. You look tired. Naidilat ni Maui ang kanyang mga mata nang marinig ang boses ni Jovan. Nakikita niya sa harapan ng binata. May bit-bit itong pagkain at nakatayo ito sa harapan niya na para bang hindi ito nabaril. Hindi ka pa nadi-discharge. Sabi ni Maui sa binata. Kailangan mo pang bumalik sa hospital bed mo. Kaya ko na. Sagot ni Jovan at ngumisi. Kumain ka muna sa office mo. Baka sabihin mong masamang asawa ko dahil hindi kita inaalala. Hindi kita asawa. Masungit na sabi ni Maui saka tumayo. Huwag mo muna akong binubuisit ah. At baka hindi kita matansya. High blood ka na naman. Natatawang sabi ni Jovan. Naglakad ang dalawa patungo sa office. Ang mga katrabaho ni Maui ay pinagpepiestahan silang dalawa ng tingin. Anong dala mo? Kinuha ni Maui ang dala ng binata. Nux, favorite ko to ah. Hindi mo naman sinabing inala mo pa ang paborito ko. Huwag kang assuming. Si tatay mo ang nagsabing bilhan kita niyan. Napahawak si Jovan sa tagiliran at umupo sa couch. Kumain ka na lang. Mga high blood ka na naman sa akin eh. Hindi na nagsalita pa si Maui at nagsimula ng kumain. Pasimple niyang nililingon ang binata dahil napapangiwi ito sa puwang tagiliran. Masakit ba ang sugat mo? Tanong ni Maui at tumayo. Ito, pain reliever. Kapag hindi pa rin mawala, i-confine na kita. Inabutan niya ng gamot at tubig ang binata. Ininom naman niyo ni Jovan bago muling sumandal at pumikit. Mukhang matutuluyan ka na. Sa akin mo na ipamana ang sports car mo. Pagbibiro ng dalaga at muling nagpatuloy sa pagkain. Kahit hindi pa ako namamatay, ang mga pag-aari ko ay sayo na rin kapag kinasal tayo. Nakapikit na sabi ni Jovan. Magiging hot rich sugar daddy mo ko. Rich lang, hindi hot. Nakangiwing sabi ni Maui. Matulog ka na nga lang dyan. Baka lalong sumakit ang sugat mo dahil sa kahangin ng taglay mo. Mumisi lamang si Jovan at nahiga sa couch ng dalaga. Ipinatong ng binata ang isang braso sa kanyang muka. Hindi na nag-ingay pa ang dalaga para hindi maistorbo ang binata. Nang matapos sa pagkain si Maui ay nagpahinga siya saglit bago bumalik sa trabaho. Nang sumapit ang off niya ay bumalik siya sa office para kunin ang gamit niya at para ayain na rin si Jovan na umuwi. Tulog ka pa rin? Walang ingay na naglakad palapit si Maui sa binata. Natitigang maigi ng dalaga kung gaano kagwapo ang binata. Napahagikik tuloy siya at tinusok-tusok ang makinis at maputing mukha ng binata. Sabihin mo lang kung gusto mo kong halikan. Nagulat ang dalaga nang hawakan ni Jovan ang kamay niya. Hinila siya nito palapit sa kanya.
Isang dangkal na lamang ang layo ng labi nila sa isa't isa nang biglang dumilat si Jovan at ngumisi sa kanya. Pasimpleng chancing ka, pangaasar ni Jovan sa kanya. Assuming ka naman. Singhal niya at mabilis na tumayo. Uuwi na tayo. Namumula ka. Natatawang sabi ni Jovan na tumayo. Dapat ganun mo ko laging gigisingin, ha? Kapag ganun ka kasi kalapit, ang ganda mong tignan. So sinasabi mong pangit ka. Sinamaan ng tingin ni Maui ang binata. Gusto mong dagdagan ko yung tahi sa katawan mo kahit wala ka namang sugat? Ito naman, high blood ka na naman agad. Natatawang sabi ng binata. Sakto ang pagiging high blood mo kasi feeling ko kulang ako sa dugo. Hindi na pinansin ni Maui ang binata at dinampot na lamang ang kanyang bag. Ako nang magdadrive. Naglahad ng kamay si Maui. Akin na ang susi ng sports car mo. Ako na, sabi ni Jovan. Kaya ko naman eh. Ako na sabi. Isinuot ng dalaga ang kanyang kamay sa bulsa ng binata at kinapaka pa ito. Easy lang. Baka iba ang makapa mo dyan. Tumatawang sabi ni Jovan. Nasa ganong sitwasyon sila nang biglang bumukas ang pinto. Parehong napalingon ang dalawa sa pumasok. Sorry po. Namumulang sabi ng nurse. Naiisip na may ibang nangyayari. Bago makapagsalita si Maui, ay umalis na ito. Inis tuloy na hinampas ni Maui ang binata. Bahala ka na nga! Inis na sabi niya at padabog na lumabas sa office niya. Malakas namang napatawa si Jovan at sumunod sa dalaga. Hindi yata kumpleto ang araw niya hanggat hindi nakikita ang pikong mukha ng dalaga. Hindi ako makakapasok. Napalingon si Maui sa binatang si Jovan. Nanginginig ito kahit balot na balot ng kumot. Emergency lang. Sige, ako nang bahala. Tugon ang kausap ni Maui sa kabilang linya. Sana maging okay ka na. Salamat, Fred. Ibinaba ni Maui ang tawag bago nilapitan si Jovan na inaapoy ng lagnat. Gusto niyang dalhin sa ospital ang binata pero ito na mismo ang may ayaw. Masyado ka pang mahangin para lagnatin. Napahinga siya ng malalim at tinabihan ng binata. Hindi naman na-infection ang sugat mo. Hindi rin naman ikaw na ulanan. Muntik mo na kasi akong ikis kahapon. Nangihin ang sagot ng binata. Huwag mo nga akong inisin. Baka patulan kita kahit may sakit ka. Huwag mong isiping sinasamantalan kita. Dahil ooperahan kita nung walang anesthesia. Natawa lamang ang binata at nanginginig na niyaka pabalik ang dalaga. Sana lagi akong may sakit. Para sweet ka sa akin. Hirit ang binata. Hindi maiwasan ng dalaga ang mahina itong dibdiban. Natawa lamang si Jovan at sumiksik sa kanya. We always cuddle when we're sleeping together. Sabi ng binata. Ganito tayo noong mga panahong malapit pa tayo sa isa't isa. Oo, noong mga panahong hindi ka pa delikadong tao at may tiwala pa ako sa iyo. Mahinang sagot ni Maui sa kanya. Then one day, you suddenly push me away. Mahinang bulong ni Jovan. Masisisi mo ba ako? Gusto ko ng tahimik na buhay. Yung walang kapahamakan. Takot ako, Jovan. You know how much I treasure my life. Paano na lang kung mawala ako? Paano si tatay? Pahina ng pahina ang boses ni Maui. Sa tingin mo ba, hahayaan kitang masaktan? Mas lalong humigpit ang yakap ni Jovan kay Maui. I treasure you the most, Maui. Hinding-hindi ako papayag na may makapanakit sa'yo. Napakagat si Maui sa ibabang labi niya. Matulog ka na, Jovan. Kailangan mo nang magpahinga para may lakas kang asarin ako. Hindi na kumibo si Jovan at tuluyan na lamang natulog. Hindi rin na malaya ni Maui na nakatulog na rin siya. Nang magising ang dalaga ay alauna na ng tanghali.
Maingat itong bumangon sa pagkakahiga at hinipo ang lalaki. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi na ito masyadong mainit. Nagtungo na siya sa kusina at nagsimulang magluto ng tanghalian nila. Tinola ang niluto niyang ulam para may sabaw para kay Jovan. Nang matapos magluto si Maui ay nilagay niya sa isang tray ang mga pagkain, ang plato, tubig, bago magtungo sa kwarto ni Jovan. Kakain na tayo! Nakangiti niyang sabi kay Jovan, nakagigising lang pala. Inilapag niya ang tray sa mesa at inayos muna ang pagkain nila bago lapitan si Jovan at tulungang makatayo. Kaya ko na. Kahit na sinabi nitong kaya na niya, ay tinulungan pa rin siya ni Maui. Nang makaupo sila ay nagsimula na silang kumain. After mong kumain, paiinumin muna kita ng gamot. Sabi ni Maui sa binata. Jovan! Natigilan silang pareho nang makarinig ng sigaw mula sa labas. Jovan Unggoy! It's Limwell. Sabi ni Jovan. Tumayo si Maui at lumabas ng kwarto. Nadatnan niya sa sala ang dalawang kaibigan ni Jovan na sina Brent at Limwell. Nasa kwarto si Jovan. Sabi niya sa mga ito. Nilalagnat si Jovan. Ano bang kailangan niyo? High blood agad. Sabi ni Limwell. Magiinuman kami. Hindi siya pwedeng uminom. Masungit na sabi ni Maui. Kumain na ba kayo? Kung hindi pa, kumuha kayo ng pagkain sa kusina. Tinalikuran niya ang mga ito at binalikan ang kanyang pagkain. Sumunod naman ang dalawang kaibigan ni Jovan at naupo sa kama ng binata. Ang pangit ng bahay niyo, sabi ni Limwell. Ang yaman-yaman mo, Jovan. Tapos dito mo lang pinatitira si Maui. Kung sasagutin ako ni Laura, hinding-hindi ko siya ibabahay sa ganito. Hindi ka nga type ni Laura eh. Sabi ni Maui at ngumisi. Dito muna kami. Kapag maayos na ang lahat, ititira ko siya sa mansyon. Sabi ni Jovan. Alam niyo naman, mas gusto kong safety first. I want to eat. Sabi naman ni Brent at tumayo. Lumapit siya sa dalawang kumakain at nakikain. Hindi naman nagreklamo si Maui dahil mas gusto niya ito kumpara kay Limwell. Paano yung alak? Tanong ni Limwell. Jovan, kailangan nating tirahin yun. Aba, imported ang alak na yun. Pas muna, sagot ni Jovan. Ayaw akong payagan ni Maui. Mahirap suwayin yan. Nambubugbog yan eh. Isali na lang natin sa inuman. Sabi ni Limwell. Gusto mong lumabas dito ng wakwakang tiyan? Sinamaan ang tingin ni Maui si Limwell. Tumahimik ka na nga dyan at baka hindi kita matansya. Napasimango tuloy ito. Buti na lang at hindi ganyang kasungit ang lora ko. Hindi na pinansin ni Maui ang binata at nagpatuloy na lang sa pagkain. Nang matapos sila ay pinainom niya muna ng gamot si Jovan bago siya lumabas dala ang mga pinagkainan nila. Hinugasan niyo ni Maui at nang matapos siya ay bumalik siya sa kwarto. Kapag nilagok mo yan, sasamain ka sa akin. Sinamaan ng tingin ni Maui ang binatang si Jovan na akmang lalagukin ang isang boteng alak. Nilapitan ito ang binata at inagaw ang bote dito. Ayaw ni Mrs. Natatawang sabi ni Jovan. Iinom niyo na lang akong dalawa. Doktora, may bisita ka po. Ayan agad ang sumalubong kay Maui nang makalabas siya sa OR. Nasa office po siya naghihintay. Sige, thank you. Nakangiting sabi ni Maui. Hinubad niya ang suot at itinapon ito sa basurahan. Nagtungo na siya sa washroom at naglinis bago siya dumiretso sa office niya. You look tired. Sabi ni Jovan. Kaninang 11 AM pa ako nandito. Alas 3 na. Late lunch ka na naman. Ang dami kasing pasyente eh. Sagot ni Maui at naupo sa tabi ng binata. Ang tagal mo namang naghintay. Hindi ka ba busy? Pinag-leave muna ako sa underground dahil sa nangyari sa akin. Pinagpahinga muna ako. Tugon ni Jovan. Gusto mo nang kumain?
O magpapahinga ka muna sandali? Pahinga lang ako. Sagot ni Maui at sumandal sa upuan. Tumayo si Jovan mula sa pagkakaupo at nagtungo sa likuran ni Maui. Minasahe niya ang dalaga sa balikat at hindi naman ito umangal. Mag-live ka muna kaya? Suwestyo ni Jovan. Kailangan mo mag-relax para naman maging maayos ang pakiramdam mo. Kaya ko naman, sagot ni Maui. Isa pa, nawawala naman agad ang pagod ko sa tuwing nakikita ko ang ngiti ng mga patients ko. Napatango si Jovan. Next week, mag-file ka ng 1 week leave. Pupunta tayong Boracay for vacation. At dun din natin imi-meet ang organizer ng wedding natin. Sige. Relax na sagot ni Maui. Nagtaka ang binata dahil hindi na ito umangal. Pero isinawalang bahala na lamang niya dahil ayaw niyang batiin ang good mood ng dalaga. Okay na ako. Maya-maya ay sabi ni Maui. Kakain na ako. Salamat sa massage. Tumango lamang si Jovan at naupo na sa tabi ng dalaga. Pinagmasdan niya lamang itong kumain habang pasibing napapangiti. Mas okay pala kapag hindi tayo nagbabangayan. Sabi ni Jovan, ang relaxing sa paligid. Ngayon lang to. Sagot ni Maui. Kapag sinumpong ka na naman ng kaabnormalan mo, siguradong magbabangayan na naman tayong dalawa bukas. Ikaw lang naman ang laging may sumpong eh. Nakangusong sabi ni Jovan. Hindi na kinibo ni Maui ang binata at tinapos na lang ang kanyang kinakain. Nang matapos na siya ay si Jovan na rin ang nagtapo ng pinagkainan niya. May duty ka pa? Tanong ni Jovan sa dalaga. Wala na. Sagot ni Maui. Pero hanggang 5 pa ako dito dahil may tatapusin akong reports. Magpapahinga lang ako saglit bago ako magsimula. Hindi na kinibo ni Jovan ang dalaga at pinahiga na lamang ito sa hita niya para mas makapagpahinga ito ng maayos. Sinusuklay niya ang buhok ng dalaga gamit ang kanyang daliri. Naaalala mo nung panahong huling pagkikita natin at huling araw ng pagkakaibigan natin? Hindi sumagot ang dalaga. Nung araw na yon, dapat aamin ako sa iyong gusto ka. Bad trip ka kasi. Ang tagal kong inipo ng lakas ng loob ko. Tapos ganun ang ibubungad mo sa akin. Hindi mo alam ang nagawa kong pagnawa sa harapan nila papa ko. Hindi pa rin sumagot ang dalaga, kaya nilingon ito ni Jovan. Hindi alam ni Jovan kung matutuwa siya o maiinis na makitang tulog ang dalaga. Alam mo bang matagal ko ring inipo ng lakas ng loob ko ngayon? Para lang sabihin sa'yo yun. Mahina niyang kinurot ang pisngi ni Maui. Tulog ko lang dyan. Ako nang bahala sa report mo. Hinubad ni Jovan ang jacket niya at iyon ang pinaunan sa dalaga. Tumayo si Jovan at nagtungo sa desk ng dalaga. Binuksan niya ang laptop ng dalaga at tiningnan ang ginagawa nitong reports. Aba, nag-aral yata ako ng doktor. Nakangising sabi ni Jovan at sinimulang gawin ang report ng dalaga. Saglit lamang niya itong tinapos dahil sisiw lang sa kanya ang bagay na iyon. Nang matapos ni Jovan ay tulog pa rin ang dalaga. Nag-cellphone-cellphone na lamang siya habang hinihintay na magising ang dalaga. Ayaw niyang galawin ang mga gamit ito dahil baka maggalit ito sa kanya. Nasa ganoong sitwasyon ng binata nang bumukas ang pinto at iniluwalang isang lalaking doktor. Yes? Tanong ni Jovan sa doktor na lalaki. May kailangan ka ba kay Maui? Tulog kasi ang misis ko eh. Nothing. Sagot nito. I just want to invite her for dinner. No need pre. Kasabay na niya ako magdi-dinner. Walang emosyong sagot dito ni Jovan. Distansya lang din sa misis ko. Siloso akong tao. Baka sa ambulansya ang bagsak mo pag nagkataon. Kiming umiti lang ang lalaking doktor at lumabas. Napasimangot na lamang si Jovan at ipinagpatuloy ang paglalaro sa cellphone niya. Ilang oras pa ang lumipas ay nagising na rin ang dalaga. Nagkusot ito ng mga mata. Uwi na tayo.
sabi ni Jovan sa dalaga. Magluluto ako ng dinner natin. Teka, gagawin ko pa yung report ko. Sagot ng dalaga. No need na, nagawa ko na. Sagot nito sa kanya. Nag-aral ako ng medic, no? Kaya saglit ko lang natapos ang report mo. Nagsalubong naman ang kilay ni Maui at nilapitan ang kanyang laptop. Hindi siya makapaniwala na tapos na talaga ang report at malinis pa ang pagkakagawa nito. Email mo na yan, tapos uuwi na tayo. Sabi ni Jovan. Tumangu lamang si Maui at in-email sa kanilang head ang report niya. Nang matapos siya ay umuwi na rin sila ni Jovan. Anong gusto mong dinner? Tanong ni Jovan habang papasok sila sa compound. Pork steak. Sagot ni Maui. Luto ka rin ng patatas. Tumangulang si Jovan at ininto ang sasakyan. Bumaba ang dalawa at naglakad palapit sa pinto. Natigilan na lang sila nang makita ang isang babaeng nakaupo sa gilid ng bahay nila. Puro ito sugat at pasa. Sobrang payat din ang katawan nito. Bata! Nilapitan ito ni Maui. Nag-angat naman ang tingin ng batang babae. Natigilan si Maui nang makilala kung sino ito. Ito ang batang babaeng inabutan niya ng pizza noon. Teka, anong nangyari sa'yo? Alalang tanong ni Maui at hinaplas ang pisngi ng bata. May mga pasa at sugat din ito sa mukha. Umiiyak ito at yumakap sa kanya. Bugbog nila ako, tapos umalis sila. Iiwan nila akong mag-isa. Hinaplos naman ni Maui ang likod ng bata at binuhat. Gagamutin ko ang sugat mo ha. Tumahan ka na, baby. Pumasok si Maui sa loob at inupo ang bata sa sofa. Nagmamadali niyang kinuha ang medicine box niya sa kwarto bago balikan ng batang babae. Jovan, kaya ko na to. Magluto ka na. Sabi ni Maui sa binata. Alangan man si Jovan ay tumango na lamang at nagtungo sa kusina. Wala na ang daddy ko at yung stepmom ko. Sabi ng batang babae. Wala rin ang mami ko kasi iniwan niya na ako. Iniwan nila akong lahat. Pwede ka muna dito. Nakingiting sabi ni Maui. Dito, walang mananakit sa'yo. Aalagaan ka lang namin at mamahalin. Ano pong pangalan niyo? Tanong nito sa kanya. Maui. Sagot niya dito. Ikaw, anong pangalan mo? Princess po. Sagot nito. Salamat po Ate Maui. Ikaw lang po yung tumulong sa akin kasi takot sila sa daddy ko. Gumiti lang si Maui at ipinagpatuloy ang panggagamot sa batang babae. Pagkatapos niya itong gamutin, ay itinali niya ang mahaba nitong buhok para hindi sumayad sa sugat nito sa pisngi. Gutom ka na ba? Nakangiting tanong ni Maui sa bata. Halika, baka tapos na magluto si Kuya Jovan mo. Nagtungo sila sa kusina at nadating nilang naghahain na si Jovan kaya naupo na sila. Kumain na tayo, sabi ni Jovan at naupo rin. Sinandukan ni Maui ang plato ng batang babae. Agad namang kumain si Princess na parabang isang taon siyang hindi pinakain. Dahan-dahan lang, sabi ni Jovan kay Princess. Hindi ka mauubusan. At saka, baka mabulunan ka. Ngayon lang po ako nakakain eh, sagot ni Princess. Nikukulong po ako ni Tita sa bodega kasi po, nasira ko po ang damit ng kapatid ko. Nipalo po ako ni Papa kaya may sugat ako. Tapos, kanina, nibenta nila yung bahay at iniwan ako. Malas daw ako po, kaya po ayaw nila sa akin. Shhh, huwag mong sabihin yan. Swerte kang bata. Kung ayaw nila sa'yo, kami, gusto ka namin. Gumiti si Maui. Ituring mo tong bahay mo na rin. Bukas magsha-shopping tayo ng damit mo. Nakangiting sabi naman ni Jovan. Bibilhin natin ang lahat ng gusto mo.
Hindi lang makakasama sa atin si Ate Mawi mo dahil may work siya. Mangiyak-ngiyak nang umiti ang bata. Sana po. Sana ganyan rin sa akin sina Mami at Daddy ko. Thank you po sa inyong dalawa. Nagkatinginan na lamang sina Jovan at Mawi bago silang umiti sa isa't isa. Sobrang mahilig sa bata ang dalawa, lalo na si Mawi. Only child kasi siya, kaya ganun na lamang hilig niya sa mga bata. Ate Mawi! Pakiramdam ni Mawi ay nawala ang pagod niya nang salubungin siya ni Princess. Tumakbo ito palapit sa kanya at niyakap siya sa bewang. Kamusta naman ang araw mo? Tanong ni Mawi sa batang babae. Nilibre po ako ni Kuya Joban po. Sagot ni Princess. Ang dami niya pong binili po para sa akin. Nagbili po kami ng Jollibee at hindi po kami kumakain kasi gusto namin sumabay ka. Buti na lang pala at half day lang ako. Sagot ni Mawi. Kasi baka malipasan ka ng gutom. Okay lang po. Sagot ni Princess. Gusto ko po kayo kasabay kumain eh. Para po kasing Mami at Daddy ko kayo kapag kasabay ko kayo. Napangiti si Mawi at binuhat ang batang babae. Kung ganon, lagi na lang tayong sabay-sabay kakain. Yay! Masayang sabi ni Princess. Pumasok na ang tatlo sa loob at dumiretso sa kusina. Inayos muna ni Jova ng pagkain nila bago magsimulang kumain. Princess, next year ay pasukan na naman. Ipapasok ka na namin sa school. Sabi ni Mawi, kailangan mong mag-aral para naman gumanda ang buhay mo at maabot mo ang dreams mo. Kaso po, kinukuha ako ng mga tao sa inyo. Balungkot na sagot ni Princess. Mga tao? Takang tanong ni Mawi. Mga angka ng mami niya. Sagot ni Jovan. Don't worry, I will handle them. Tumango si Mawi. Salamat. Anything for you. Sagot ni Jovan at ngumisi. Nang matapos silang kumain ay nagpalit muna si Mawi ng damit bago sila magtungong tatlo sa sala at manood ng movie. Ate, kuya, mag-asawa po ba kayo? Biglang tanong nito. Malapit na. Sagot ni Jovan. Patay na patay sa akin si Mawi, kaya niligawan ko. Maawain naman ako eh. Kaya inaluko na ng kasal na gusto niya. Ang kapal mo? Hinampas ni Mawi ang binata. Ikaw kaya itong lumapit kay tatay para sabihin na ikaw ang ipakasal sa akin. Huwag ka mag-deny, Jovan. Sinabi sa akin ni tatay yun. Oo na. Napasimangot si Jovan. Bakit kasi masyado kang pa-fall? Don't tell me na na-fall ka sa akin. Kaya gusto mo akong pakasalan. Pang-aasar ni Mawi sa lalaki. Paano kung oo? Natigilan si Mawi nang seryosong tumingin sa kanya si Jovan. Walang bakas ng biro sa tinig nito. Paano kung mahal kita, kaya gusto kitang pakasalan? Handa mo bang suklian ang nararamdaman ko? Nagtitigan ang dalawa at walang nagsalita. Ilang sandali lamang ay si Mawi na ang umiwas ng tingin. Princess, ang ganda ng movie, no? Baling nito sa bata. Alam mo, kamukha mo si Barbie. Natawa si Jovan. Ang hiling mo talagang tumakas sa seryosong pag-uusap. Huwag mo nang iisipin ang sinabi ko. I-open na lang natin ulit kapag ready ka na sa sagot mo. Hindi kumibo si Mawi at na kay Princess na lamang ang kanyang atensyon. Hindi niya alam ang isasagot sa binata dahil maski siya ay naguguluhan sa kanyang nararamdaman. Ilang sandali lang ay nakatulog si Mawi at Princess. Napangiti na lamang si Jovan habang nakatingin sa dalawang babae sa buhay niya. Magkayakap ang mga ito. Ang cute niyo. Nakangiting sabi ni Jovan. Tumayo siya at kumuha ng kunan sa kwarto. Inilapag niyon sa sofa bago ayusin ang pagkakahiga ng dalawa. Attorney, bungad ni Jovan sa kabilang linya. Kamusta ang legal adaptation paper na pinapaayos ko?
Malapit nang matapos. Sagot ng attorney. Sasakto ito sa surprise proposal mo para kay Maui. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Jovan. Sige, maraming salamat ha, attorney. Binaba ni Jovan ang tawag at pinagpasyahan na lamang na magtungo sa kusina para ipagluto ang kanyang mag-ina ng banana cake. Nang matapos si Jovan ay nagtimpla rin siya ng ice choco drink. Saktong natapos ang binata ay pumasok na ang dalawang babae sa kusina. Mukhang kagigising lang ang mga ito. Nagluto ako. Nakangiting sabi ni Jovan sa dalawa. Banana cake para sa dalawang magandang dilag na bumubuo ng buhay ko. Manahimik ka nga. Masungit na sabi ni Maui at kinandong ang bata. Princess, gusto mo nang kumain? Opo, sagot ng batang babae. Tumangulang si Maui at sinimulang hinati ang banana cake. Kumakain ang dalawang babae habang si Jovan ay parang tangang nakangiti habang nakatingin sa dalawa. Mukha ka pong papi, sabi ni Princess. Ganyan po dati itsura ng papi namin tuwing manghihingi ng food. Napanguso naman si Jovan, samantalang si Maui naman ay napatawa ng malakas. Pasalamat kayo at mahal ko kayo. Natigilan si Maui dahil sa sinabi nito. Hays, ang cute-cute talaga na mag-ina ko. Ang ganda ng anak kong si Princess. Kamukhang kamukha ako. Ang asawa ko naman, maganda na, sexy pa. Tumigil ka nga. Naiilang na sabi ni Maui. Namumula na rin ang pisngi nito. Para kang sira dyan. Anak mo po ako? Napalingon sila kay Princess. Umiiyak ang bata. Ibig sabihin, may daddy at mommy na ulit ako. Gusto ko po, sa inyo na lang ako. Huwag yun na po akong ibigay sa mga gusto kumuha sa akin. Ayaw ko po sa kanila. Binuhat ni Jovan ang batang babae at inupo sa kanyang kandungan. Pinunasan niya ang luha nito. Sino namang may sabing ibibigay kita sa kanila? Amin ka na. Anak ka na namin. Hindi ako papayag na may mananakit na naman sa'yo. Sabi ni Jovan, huwag kang mag-alala. Ipaglalaban kita kahit sa ang korte tayo humantong. Amin ka ng mami Maui mo. Kung gusto nila ikaw, gumawa sila. Inabot naman ni Maui ang kamay ng bata. Tama ang daddy Jovan mo. Sa amin ka na lang at hindi namin hahayaang kunin ka ng iba at masaktan ka pa nila. Ngumiti ang batang babae. Grabe, ang swerte ko po. Maganda at pogi ang bagong mami at daddy ko. Mababait pa sila. Salamat po sa inyong dalawa ha. Promise ko po, magpapakabait po ko at hindi ko kayo iiwanan. Siyempre naman, group hug nga tayo. Sabi ni Jovan at hinila ang dalaga. Ang bantot ng kilikili mo? Reklamo ni Maui dahil nasa mukha niya ang kilikili ng lalaki. Jovan! Langhapin mo na lang. Mawawala rin ang amoy niyan pagkatapos. Pangasar ni Jovan at lalo pang hinigpitan ng yakap sa dalaga. Natawa na lang tuloy si Jovan nang pilit kumakawala si Maui at sinusuntok siya sa tagiliran. Daddy, nasa heaven po ba tayo? Napanguso si Princess habang nakatingin sa ulap sa labas. Tingnan mo po, nasa cloud tayo. Wala tayo sa langit. Natatawang sabi ni Maui. At saka, bawal doon ang daddy mo. Hindi siya tatanggapin sa lugar na yon. Foul yun ah. Napasimangot si Jovan. Papunta sila ngayon sa Boracay at 10 minutes na lang ay lalanding na ang eroplanong sinasakyan nila. Ilang minuto pa nga ay tuluyan ang naglanding ang eroplano. Bumaba na sila ng eroplano at ang binata ang nagdala ng mga gamit nila. Kaya naman nahuhuli ito sa paglalakad. Hintay! Nakasimangot na sabi ni Jovan. Bahala kayo. Kapag naligaw kayo, hindi nyo na makikita ang kagupuhan ko. Mahangin!
singhal ni Maui sa kanya. Nang makalabas sila ng airport, ay agad silang sumakay sa isang sasakyang asul. Kotse mo? Tanong ni Maui sa binata. Kotse natin. Pagtatama ni Jovan at kumindat. Umirap lang si Maui sa binata at hindi na ito pinansin. Halos kalahating oras ang binyahin nila bago huminto ang kotse sa Boracay Beach. Hala! May dagat! Sigaw ni Princess at masayang itinuro ang dagat. Ligo po tayo! Kakain muna tayo! Sabi ni Maui sa batang babae. Hindi pa tayo kumakain, oh. Tumangulang si Princess at humawak sa kamay niya. Inabot naman ni Jovan ang gamit nila sa isang lalaki at pinadala ito sa tutuluyan nila. May seafood restaurant malapit dito. Hinawakan ni Jovan ang isang kamay ni Princess at inaya itong maglakad. Let's have our lunch there. Naglakad ang tatlo sa buhanginan habang patungo sila sa isang seafood restaurant. Kung titingnan ay para silang isang masayang pamilya. Ang saya ng ganito. Nakangiting sabi ni Jovan. Para tayong isang happy and perfect family. Kasal na lang ata ang kailangan, Maui. Tumango si Maui. Kailan ba ang kasal natin? Kailangan ko na mag-prepare dahil makakasama ko ang pinakamahanging lalaki sa buong mundo. Basta! Sagot ni Jovan. Excited na ako makasama ang pinakamaldita pero magandang babae sa buong mundo. Paano po ako? Nakangusong sabat ni Princess. Natawa naman si Jovan at binuhat ito. Siyempre, excited ang Daddy Jovan na makasama ang pinaka-cute at pinakamagandang bata na si Princess. Ngumiti ito at hinalikan siya sa pisngi. Nang makarating sa restaurant, ay agad na umorder ang tatlo at nagsimulang kumain. Pagkatapos nila ay nagtungo na sila sa isang hotel para magbihis at makaligo na sa dagat. Okay lang ba? Nahihiyang tanong ni Maui na nakasuot na ngayon ng bikini. Wow! Ngumiti si Jovan. Masyado kang sexy sa suot mo. Paniguradong maraming lalaki ang titingin sa'yo niyan. Pero okay lang sa akin. Willing naman ako makipagsuntukan kapag binastos ka. Tara na po ba? Sabat ni Princess na sobrang excited na. Gusto ko na po makapag-swimming. Tara na nga. Hinubad ni Jovan ang suot na t-shirt. Napaiwas tuloy ng tingin si Maui nang tumambad sa kanya ang katawan ng binata. May batang excited, kaya kailangan na nating bumaba. Sige. Dinampot ni Maui ang cardigan niya at isinuot muna. Bumaba ang tatlo at agad na lumusong sa dagat. Hapit ni Jovan ang batang si Princess dahil baka malunod ito. Huwag kang lalayo ah, sabi ni Jovan kay Maui. Dito ka lang sa tabi ko dahil may mga lalaki nakatingin sa'yo. Tumangulang naman si Maui. May isang Amerikanong tumabi kay Maui. Kaya naman agad siyang hinapit ni Jovan sa bewang. Napalunok na lamang si Maui dahil naiilang siya sa palad ng binata. Tinangay sila ni Jovan palayo doon. Nakahinga siya ng malalim nang bitawan siya nito. Giniginaw na ako. Sabi ni Maui, kayo na lang muna ang maligo dyan. Umahon siya at sinuot muli ang cardigan. Pumwesto ang dalaga sa lilim at pinagmasdan sina Jovan at Princess na masayang naliligo sa dagat. Napangiti siya habang nakatingin sa dalawa. Masyado na siyang naguguluhan sa nararamdaman. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi siya mafa-fall sa binata. Pero mas lamang na ang pagkahulog niya kaysa sa kagustuhan niyang umatras sa kasal. Masyado kasing pa-fall ang binata. Kaya hindi niya natuloy na iwasang mahulog dito. Ilang sandali lamang ay umahon na rin sina Jovan at Princess. Napagpasyahan na nilang bumalik sa hotel dahil nilalamig na rin ang mga ito. Ang saya po mag-swimming! Masayang sabi ni Princess habang sinusuklayan ni Maui. Daddy! Mami!
Pwede po ulit tayo mag-swimming bukas? Oo naman, sagot ni Jovan. Hanggat nandito tayo, magsiswimming tayo na magsiswimming. Yehey! Masayang sabi ni Princess. Sa pagsapit ng gabi ay umorder na lang ng pagkain si Jovan dahil pare-pareho silang napagod. May regalo pala ako. Inilabas ni Jovan ang isang envelope at inabot ito kay Maui. Para sa iyo. Kunot noong kinuha naman yun ni Maui at binuksan. Unti-unting bumagsak ang mga luha ng dalaga habang nakatingin sa papel na hawak niya. Legally adoption iyon para kay Princess. Ibig sabihin ay sa kanila na si Princess. At maituturing na nila itong anak nila. Totoo ba to? Umiiyak na tanong ni Maui. Jovan, sasampalin talaga kita kapag niloloko mo ako ah. Maui, never kitang niloko at never kitang lolokohin. Nakangiting sabi ni Jovan. Thank you. Thank you talaga, Jovan. Tumayo si Maui at niyakap siya. Hindi ko alam kung gaano ako kasayo ngayon. Salamat dahil palagi mo akong pinapasaya. Kahit pa palagi kitang sinisigawan at sinasaktan. Wala eh. Sobrang mahal kita. Tugon ni Jovan. Lahat ng kasiyahan mo ay kasiyahan ko na rin. Lahat gagawin ko para sa ikasasaya mo. Humiwalay sa yakap si Maui at hinalikan sa labi si Jovan. Natulala tuloy ito at kukurap-kurap na napatingin sa kanya. Mami, ano pong meron? Inosenteng tanong ni Princess. Ngumiti naman si Maui sa kanya. Anak ka na namin. Sa amin ka na at wala nang makakakuha sa'yo. Talaga po? Yumakap si Princess sa kanya. Salamat po. Mahal na mahal ko po kayong dalawa. You kiss me? Napalingon sila kay Jovan. Mukhang ngayon lamang nakabawi mula sa pagkagulat. Isa pa, Maui. Kiss mo ulit ako, please. Magtigil ka nga. Masungit na sabi ni Maui. Tapusin na natin ang pagkain. Napanguso naman si Jovan at nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos kumain ay nauna na si Princess sa kwarto nila. Habang si Jovan at Maui naman ay naglilinis pa. Maui, kiss ulit. Hinapit ni Jovan si Maui sa bewang. Gusto ko ng kiss. Bawal na. Naiilang na sabi ni Maui. Ngumisi lang si Jovan at pinagdikit ang kanilang labi. Napapikit na lamang si Maui at tinugunan ng halik ng binata. Napahiwalay lamang sila sa isa't isa nang parehas silang kapusin ang hininga. Hindi na kita pakakawalan pa. Sabi ni Jovan at napangisi. Akin ka na Maui. Kahit ipagtulakan mo pa ako. I love you. Sa misis kong ubod ng sungit at ganda. Sa'yo lamang ako iiyak. At sa'yo lamang ako luluhod gabi-gabi. Nangingilid naman ang luha ni Maui at mahinang hinampas ang binata sa balikat. Sira ka talaga. Seryoso ako. Sabi ni Jovan. Kahit hindi nagdadasal, luluhuran kita gabi-gabi. Che! Umirap si Maui. Pupuntahan ko na si Princess at baka pumayag pa ako bigla sa gusto mo. Napahalakhak naman si Jovan. Natatawang umiling-iling lamang si Maui bago magtungo sa kwarto nilang tatlo. Mami, saan po si Daddy? Tanong ni Princess sa dalagang si Maui na kanina pa nasa kanyang tabi. Kaninang umaga pa po siya, wala nung pagising ko eh. Hindi ko rin alam, sagot ni Maui. Pero siguradong babalik din yun maya-maya. Hindi nun matitiis na hindi makita ang kagandahan natin. Appear po tayo dyan, Mami. Nakangiting sabi ni Princess. Natawa naman si Maui at nakipag-appear sa anak. Dahil nainip sila sa loob ng tinutuluyan, ay naisipan nilang lumabas at mamasyal. Mami, love mo po si Daddy?
tanong ni Princess habang naglalakad sila sa buhanginan. Nararamdaman at nakikita ko pong sobrang love niyo po si Daddy. Ngumiti si Maui. Love ko si Daddy mo, pero secret muna ha. Alam mo na, mahangin si Daddy mo. Napahagikik ang batang si Princess. Ang saya nga po kasama si Daddy eh. Kahit minsan po, masarap siyang suntukin. Napatawa ang dalawa dahil dito. Nakarating ang dalawa sa isang parang gubat na. Naupo sila sa isang bato at tinanaw ang mga taong naliligo. Mami, promise ko po sa inyo na mag-aaral ako mabuti. Tutuparin ko po ang mga pangarap ko at susuklian ko ang paghihirap nyo. Nakangiting sabi ni Princess. Super love ko po kayo ni Daddy dahil kayo ang nagpuna ng mga bagay na hindi ko naranasan sa totoong mami at daddy ko. Tandaan mo, nandito lang kami ni Daddy mo para sa'yo. Niyakap ni Maui ang anak. I love you forever, our baby princess. Nandito lang pala kayo. Sabay na palingon ang dalawa sa kanilang likuran nang may marinig silang magsalita. Isang ngiti ang nagmarka sa labi ng dalawa nang makita si Jovan. Nahilo ko kakahanap sa inyo. Buti na lang at pogi at magaling ako. Anas pa nito sa kanila. Mami, humahangin na naman po si Daddy. Sabi ni Princess. Natawa tuloy siya at hinila ito patayo. Ano na namang pahanginan yan, Mr. Jovan Fuentes? Nagsasabi lang po ng totoo, Mrs. Maui Salvador Fuentes. Tugon ni Jovan at lumapit sa kanila. Tara, road trip tayo. Ang daming magagandang tanawin dito, oh. Tumango lamang ang dalawa. Umalis sila sa lugar na yun at nagtungo sa kotseng Jovan. Nagsimulang mag-road trip ang tatlo. Ang ganda po dito! Nakangiting sabi ni Princess. Kapag nagkaroon po ako ng boyfriend, dito po kami pupunta sa unang date namin. Anak, masyado ka pang bata para mag-boyfriend. Mumuso si Jovan. Easy ka lang muna ha. Okay po. Sagot ni Princess. Naglibang-libang lamang ang mga ito sa road trip hanggang sa abutan na sila ng dilim. Ang saya. Masayang sabi ni Maui nang makababa sila ng kotse. Hindi pa tapos ang kasiyahan. Binuhat ni Jovan si Princess at hinawakan ang kamay ni Maui. Tara, may inihanda akong special dinner para sa atin. Nagpatianod na lamang ang dalawa sa kanya. Ilang saglit lamang ay nakarating sila sa parte ng buhanginan. May tatlong upuan at may isang lamesa na may mga pagkain. Pinalilibutan din ito ng Christmas lights. Anong pakuluto? Nagngingiting tanong ni Maui. Ngisi lamang isinagot ni Jovan bago iupo si Princess. Naupo na lang din si Maui. Special dinner yan with my new and happy family. Nakangiting sabi ni Jovan. Kain na tayo. Tumango lamang si Maui kaya nagsimula na silang kumain. Sa gitna ng pagkain ay napangiwi na lamang si Maui nang may makagat siyang matigas na bagay. Ano ba to? Kinuha niya iyon at natigilan nang makita ang isang diamond ring. Ang luma ng way ko, no? Napakamot si Jovan sa kanyang ulo. Hindi ko alam kung ano pa bang dapat kong sabihin. Pero, will you marry me, Maui? Umiti si Maui at isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Ngayon pa ba ako hihindi? Ngayon pang may unika-iha na tayo at mahal na kita. Mahal mo na rin ako? Gulat na tanong ni Jovan. Seryoso ba? Hindi ka nagbibiro? Pakisangpal nga ako, Maui. Feeling ko kasi nananaginip ako. Sinapo ni Maui ang pisngi ng binatang natataranta bago pagtagpuin ang labi nila. Mahal kita, Jovan. Nakangiting sabi ni Maui. Kahit mahangin ka, wala na akong pakialam ngayon sa buhay na meron ka. Mamahalin kita kahit ikaw pa ang pinakadelikadong lalaki sa mundo.
Congratulations, Mommy and Daddy! Masayang sabi ni Princess. Natawa naman ang dalawa bago halikan sa pisngi ang kanilang unika iha. Ang saya po ng dinner! Nakangiting sabi ni Princess habang naglalakad sila pa uwi. Nakakakilig po kayong dalawa! Iba kasi humirit ang mami mo eh. Nakangiting tugon ni Jovan. Hais, sobrang kilig ko talaga kanina. Hanggang ngayon naman po eh, sabi nito. Napatigil silang tatlo sa paglalakad nang harangin sila ng limang tao. May hawak ito mga baril at nakatutok sa kanila. Daddy! Takot na napayakap si Princess kay Jovan. Ganon din ang ginawa ni Maui. Alfredo, seryosong sabi ni Jovan. Kung may kailangan kayo sa akin, ako na lang. Pabayaan niyo mag-ina ko. Ngumisi ang lalaking balbasi na si Alfredo. Anong kami? Hibang ka ba? Lahat ng may connection sa'yo ay damay na sa away natin. Maganda yung misis mo. Pwedeng-pwede na sa akin. Maui, kapag sinabi kong dapa, dumapa kayo ni Princess. Seryosong bulong ni Jovan sa dalaga. Maliwanag ba? Natatakot ako. Naiiyak na sabi ni Maui. Pagtiwala ka lang sa akin. Sagot ni Jovan. Dapa na! Mabilis namang hinila ni Maui ang anak nila at dumapa sila. Napapikit na lamang si Maui at napayakap ng mahigpit kay Princess dahil sa sunod-sunod na putukan na kanilang naririnig. Hindi alam ni Maui kung gaano katagal ang putukan. Basta kusa na lamang itong huminto. Napadilat siya ng mata at inilibot ang paningin niya. Bagsak na ang mga kalaban ni Jovan. Ayos ka lang ba? Alalang tanong ni Maui sa anak. Umiiyak na tumungo lamang si Princess bago yumakap sa kanya. Jovan! Tarantang sabi ni Maui at nilapitan ng lalaking duguan din. Walang malay ang lalaki. Jovan! Gumising ka! Jovan! May tama ito sa tagiliran at balikat. Napaiyak na lamang si Maui habang nakatingin sa kalagayan ng binata. Ilang pagsigaw pa bago may dumating ng mga guard at tinulungan sila. Mula sa sasakyan hanggang sa ospital ay umiyak lamang si Maui at Princess. Magiging okay din ang daddy mo. Magtiwala ka lang. Magiging maayos din ang lahat. Pagpapakalma ni Maui sa anak na umiiyak na. Hinalikan niya ito sa noo upang mapakalma. Napalingon na lamang si Maui sa OR at pinahid ang kanyang luha. Kailangan niya maging matatag dahil kapag pinanghinaan siya ng loob ay madadamay ang anak nila ni Jovan. 3 oras siguro mahigit bago bumukas ang pinto ng OR at iniluwa noon ng doktor at si Jovan na nakahiga sa stretcher. He's stable now, sabi ng doktor. Inilipat namin siya sa room niya. As of now, papaayos ko muna mga papel sa information desk. Tumango si Maui bago halikan si Jovan sa lobby. Pagkatapos noon ay nagtungo siya sa information desk kasama ang kanilang anak. Nag-fill up siya ng papel doon at nagbayad na rin ng bills. Nang matapos siya ay nagtungo na siya sa kwarto ni Jovan. Nadat na nila ang binata na mahimbing na natutulog. Gising ka na po, daddy, sabi ni Princess. Love you po, daddy ko. Gumising ka na, para hindi na kami mag-aalala. Hinalikan ni Maui ang kamay ng binata. Sige ka, magpapakasal ako sa iba kapag matagal kang gumising. Sa ospital na natulog ang dalawa dahil ayaw nilang iwan si Jovan. Nang magising si Maui at Princess ay nandoon na rin sina Brent at Limuel. Gising na rin si Jovan at tumatawa na para bang walang nangyari. Jovan! Nagmamanaling tumayo sila Princess at Maui. Nilapitan nila si Jovan at niyakap. Nakakainis ka! Tumulo ang mga luha ni Maui. Visit ka! Hindi po ba alam kung gaano kami nag-alala sa iyo ni Princess? Kumusta ka na? Ayos ka na ba? Okay lang ako.
Humiwalay sa yakap si Jovan at ginitian sila. Pasensya na kung pinag-alala ko kayo ah. Hindi na mauulit. Tumango si Maui at hinalikan sa labi si Jovan. Wow! Mukhang may namumuon ng love story ah. Sabat ni Limuel. So, ano nang chika sa inyong dalawa? Engaged na kami. Mayabang na sagot ni Jovan. Nagkaamin na rin kami ng feelings. Sabi ko naman sa inyo eh. Patay na patay sa akin tong si Maui. Tatanggapin ko yung kahanginan mo ngayon dahil may sugat ka. Sabi ni Maui. Ito na ang anak nyo? Ngumiti si Brent kay Princess. She's beautiful. Siyempre po, maganda ang mami at daddy ko eh. May pagmamalaking sambit ng bata. Oo nga pala, nailigpit na namin si Alfredo. Sabi ni Limuel. 10th floor ang hinukay ko para sa libing niya. Nasabi na rin ni boss na mag-leave ka muna at magpahinga. Bumalik ka na lang daw kapag tapos ka ng ikasal kay Suplada. Pagpaparinig nito kay Maui. Hindi ka invited sa kasal namin ah. Masungit na sabi ni Maui sa lalaki. Bawal ang pangit doon at may sakit sa utak. Kung bawal ang pangit doon, baka walang maging bride. Nakangising sabi ni Limuel. Jovan oh, inaaway niya ako. Parang batang sumbong ni Maui sa lalaki. Limuel, tumigil ka na at baka hindi ka talaga namin imbitahin. Masungit na sabi ni Jovan sa kaibigan. Wow lang ha? Siya na ang kinakampihan mo ngayon? Madramang napahawak si Limuel. Ang sakit mo, Jovan. Mami, may sakit po yata siya. Nakangusong sabi ni Princess. Pwede po bang shut up ka muna, Tito Limuel? Baka po mabilat si daddy ko dahil sa kaingayan mo eh. Napahinga ng malalim si Limuel. Mukhang nadagdagan pa ang maldita sa pamilya niyo ah. Hindi na nila pinansin ang pagdadrama nito. Na-check ka na ba ng doktor? Malambing na tanong ni Maui sa binata. Tumango si Jovan at hinaplo sa likod niya. Wala naman daw problema. I'm totally fine. Masamang damo kaya ako? Baliw. Natawa na lamang si Maui at pinisilang ilong ng binata. Nasa ganun silang sitwasyon nang bumukas ang pinto at iluwa ang tatay ni Maui. Kasama nito ang mga magulang ni Jovan. Tatay! Tumayo si Maui at sinalubong ng yakap ang ama. I miss you, tatay. I miss you too, anak. Tugon nito. Napalipad kami agad dito dahil sa nabalitaan naming nangyari kay Jovan. Kamusta ka na, anak? Tanong ng ina ni Jovan sa kanya. I'm fine, mom. Sagot ng anak. By the way, nilingon ni Jovan si Princess. Meet Princess, she's our daughter. Siya na ba yung kinukwento mo? Tumango si Jovan sa kanyang ama. Hey little girl, I'm your handsome lolo. Hello po. Nahihiyang bati ni Princess at yumakap kay Jovan. Daddy, nahihiya po ako. Natawa tuloy si Jovan. Huwag kang mahiya anak. Sige, mag-adjust ka muna ng kaunti kung naiilang ka pa. Tumango si Princess at yumakap lang sa kanya. Ibig sabihin ba nito, tuloy na ang kasal niyo? Nakangiting tanong sa kanya ng ama ni Jovan. Ngumiti si Maui at ipinakita ang singsing sa kanyang daliri. Wala na pong atraso ng kasal. Sabi na nga ba at kayo talaga? Masayang sabi ng ina ni Jovan. OMG, kinikilig ako sa inyong dalawa. Sabi ko naman sa inyo eh, patay na patay sa akin yan si Maui. Kung alam nyo lang kung paano ang ginawang pagpapapansin sa akin yan. Mayabang na sabi ni Jovan. Ha? Di po ba ikaw yung nagpapapansin kay mami? Sabat ni Princess. Lagi mo nga pong inaasar si mami para pansinin ka eh. Pasensya ka na, Jovan ah. Hindi natatalab yung pagmamayabang mo dahil may kakampi na ako. Nakangising sabi ni Maui at lumapit sa dalawa.
Girl power kami ni Princess, no? Kung ganun, boy ang gagawin natin. Para naman may kakampi ako. Sabi ni Jovan. Mahina naman siyang hinampas ni Maui dahil nakaramdam ito ng hiya. Ngumisi lamang ang binata at hinalikan ang kanyang kamay. Nagpalakpakan ng mga tao nang magtagpo ang labi ng dalawang nagmamahalan na nasa altar. Yay! Masayang sabi ni Princess at lumapit sa kanyang mga magulang. I love you po sa inyo! Ngumiti si Jovan at binuhat ang anak. We love you too, Princess. Doon ka na kila lola mo matutulog, ah. Opo, sabi po kasi nila lola ay kailangan nyo ng bonding mamaya. Sagot ni Princess. Nilingon naman ni Jovan si Maui at tinindatan. Pumusli lamang ang uso ni Maui at inirapan ng lalaki. Nanguha muna sila ng litrato sa simbahan at nang matapos ay nagtungo na sa isang hotel kung saan magaganap ang reception nila. Paano ba yan? Asawa mo na ako. Ngumisi si Jovan. Ang swerte mo naman sa akin. Umiira na naman yung kahanginan mo. Nakangiwing sabi ni Maui. Kailangan mo yatang mahampas sa ulo eh. Ito naman, yung lalambing lang eh. Pinagsiklop ni Jovan ang kamay nila ng kanyang asawa. I love you, Mrs. Mrs. kong mainitin palagi ang ulo. Mahal din kita, kahit pa ikaw ang pinakamahanging nila lang sa buong mundo. Sagot ni Maui sa kanyang asawa. Naging masaya ang reception nila. At nang matapos ay agad silang nagtungong dalawa sa kanilang kwarto. Mrs. ko. Ngumisi si Jovan. Alam mo na. Tumaas ang isang kilay ni Maui. Alam ko, Jovan. Alam ko dahil matagal mo tong hinintay. Ngumisi lamang si Jovan at hinalikan sa labi ang dalaga. Noong gabi na yun ay buong pusong ibinigay ni Maui ang kanyang sarili sa asawang kanyang mahal na mahal. Mami! Sigaw ni Princess. Mami! Si Daddy, pinapagalitan po si Prince! Pinatay ni Maui ang kalan at lumabas ng kusina. Nadatnan niya sa sala ang mag-ama. Umiiyak ang bunsong anak nila Maui at agad niya itong nilapitan. Ano na namang ginawa mo? Kunot noong tanong ni Maui sa asawa. Kinagat niya ako. Nakangusong sagot ni Jovan. Pinagsasabihan ko lang siya. Napahinga ng malalim si Maui. Prince, di ba sabi ko sa iyo na huwag ka mangangagat? Ba't yun? Opo, sagot ng batang lalaki. Pangit si Daddy. Anak, kapag pangit ako, pangit ka rin. Magkamukha kaya tayong dalawa? Sabi ni Jovan. Ayaw kamukha, Daddy. Maktol ni Prince. Napasimangot si Jovan. Kaya nga ako humiling ng lalaki dahil gusto kong may kakampi. Sa huli, magiging kakampi lang din pala ng mami nila. Agrabyado na ako sa pamilyang to ah. Panahon na siguro para gumawa ulit ng bago. Hindi na kailangan dahil may bago na. Ngumiti si Maui sa asawa. May bago ka na namang papalitan ng diaper. Nanlaki ang mga mata ni Jovan. Baby number 3? Yes. Nakangiting sagot ni Maui. Talaga? Yes! Sigaw ni Jovan at tumatalon-talon pa. Huyo kayo sa akin kapag naging kakampi ko yan. Napailing na lamang si Maui at natawa habang nakatingin sa kanyang asawa na tila nanalo sa loto. Sa buhay at pamilyang meron ng dalaga, wala na siguro siyang mahihiling pa. May dalawang anak na siya na makulit, na masusundan pa ulit ng isa. At may asawa pa siyang mahangin at mapagmahal. Magulo man ang pamilya nila ay ang mahalaga ay masaya sila at nagmamahalan ng buo. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Arranged Marriage to a Mafia Boss. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories.
Hanggang sa muli! Paalam!